Rogelio, Hermenegilda, Corazon. Maraming salamat po. Tumayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Ala, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mapakinggan natin sa Ebanghelyo ang takdang parinahaga tungkol sa pag-ibig at awa ng Diyos. Ipinakikilala ni Jesus ang kanyang Ama bilang Diyos na mahabagin at maawain sa ating kahinaan. Isa siyang mabuting pastor na tapat na nagmamahal sa bawat tupa. Hinahanap niya ang ibinabalik na kawat ng mga nawawaglit. Tulad din niya sa isang babae naglinis ng buong bahay upang hanapin ang sarating tila na nawawala. Dumulog tayo sa Ama nang may kabaragagan at kababaan mo habang ipinagdiriwang natin ang alaala ng anak niyang si Jesucristo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaalipinan ka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino bang tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanin magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukulong ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyari ang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
manaming makapangyarihan ikaw ang lumika at tagapamahala. Nang tanang umingiral, tumayan mo kami upang ang iyong away aming maranasan at ipagkaloob mo ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama, inaligdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang minto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila ay, iyon ang Diyos nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga tao iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko magmumulain ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises sa Panginoon, Huwag po ninyong lilipulin ang mga tao na inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak sa paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Babalik ako sa Ama, pagkat ako'y nagkasala. Babalik ako sa Ama, pagkat ako'y nagkasala. Ako'y Thank you.
pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawain ito, sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat noong unay, nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko siya at nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masagalang pagpapala. Kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Narito ang isang katotohanan dapat tanggapin paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit hinabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at nakilain pampakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.